Time check tayo mga idol. Today is Monday. 8:15 ng umaga. Magtataka kayo siguro kung bakit nakasando ako. Lunes na lunes at agang-aga. Dahil syempre dapat nasa opisina na ako. Dapat oras na 'to na plug ceremony. Pero andito ako sa bahay namin at kasama nyo, nagkukwento, nagsishare ng mga karanasan ko tungkol sa sakit na meron tayo, joint anxiety. Sama natin ang gastritis, ano, at acid reflux, non-acidic. Yan. Yan yung mga pangkaraniwan nating nakakasalumuha sa araw-araw na pamumuhay natin. Yan. Ito kasi mga idol kung bakit nakasando lang ako, but andito ako sa bahay lunes na lunes, dapat nasa opisina na ako. Absent ako, sick leave ako. Nakaranas ako kagabi, hanggang ngayon nararanasan ko pa rin yung gastritis. Ano? At ito yung ikukwento ko sa inyo tamang-tama na sa panahon ngayon talagang sariwang sariwa kasi andito pa, nararanasan ko pa, i-share ko na sa inyo para at least magkaroon din kayo ng idea doon sa mga hindi pa hindi alam yung bawat atake na meron kayo. Di ba, kinuwento ko sa inyo noong mga nakaraang vlog yung tungkol sa acid reflux, ano, non-acidic at saka gastritis. Ayan. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo ba malalaman na yung ataking meron sa'yo, katulad ko ngayon, ay gastritis nga. Sige, ikukwento ko sa inyo at samahan nyo ako dito sa Tambayan, dito sa Herb Story TV. Hi po, hi! Hello! Hello! Hi. Welcome back sa aming channel, Herb Story TV. Good morning mga ka-istorya! At dito na naman si Kuya Arvin sa ating tambayan sa Herb Story TV at magbibigay ng kwento. Kwento na nararanasan ko ngayon. Kwento na painit-init pa, sariwan-sariwa,
i-share ko na sa inyo. At nang sa ganun, baka may ganitong kayong kondisyon sa akin. At least, alam mo na kung ano. Hindi, kasi karaniwan sa mga katulad natin na mayroong karamdaman sa sikmura o sa tiyan, iisa yung tinatawag natin, ano, na sakit. Sakit ng tiyan. Yan. Pero, sa kaalaman ng lahat, sa tagal na ng meron akong karamdaman sa tiyan, 32 years in exact counting, may magkakaibang dahilan ang pagsakit ng tiyan. Ano? Tea. Mint tea. Ano po tayo? Kakakain ko lang ng agahan, kumain ako ng agahan, kaya inom ako ng mint tea. Dahil pinag-uusapan natin gastritis, ito yung mabisa na pamatid o tulong para umalis yung gas sa ating sikmura, sa ating tiyan. Pero pagkukwentuhan din natin to. Mabilis na kwentuhan lang kasi hindi po pwede sa may gastritis yung magsalita na magsalita, yung tumawa ng tumawa. Kasi mas dumadami yung gas sa tiyan. Natutulungan yung ng pagsasalita natin at saka pagtawa natin ang pagpuproduce ng gas ng ating sikmura. Kaya limited din. Ano, gusto ko sana magkwento na magkwento, pero bawal talaga. Mahirapan ako. Kaya minsan, kailangan ko magpahinga, hindi yung tuloy-tuloy yung salita. Tumitigil ako. Ano? Kasi, pumapasok yung hangin. Yan. Isang tip yun, sa may gastritis, sa may atake ng gas, yung tipidin mo muna yung pagsasalita mo, tipidin mo muna yung pagtawa mo. Ano? Yan. Ito nga, Monday, anong date ngayon? February 6. Yan. Kalendaryo. February 6, alas 8:20 na ng umaga. Kagigising ka, hindi ko masasabing kagigising eh. Kababangon ko lang. Kahapon kasi, kagabi, inatake ako ng gastritis. Ano, ng gas. Sobrang dami ng gas. Ikukwento ko sa inyo kung paano malalaman na gas yung atake meron ako. Ano? Ganito muna, nag-umpisa kahapon ng umaga, pagputok ng liwayway. Alam nyo ba yun? Pagputok ng liwayway. Pagputok ng haring araw, nasa site na ako ng isang area kung saan napili ko na magbigay ng kwento sa inyo. Ano, may video ako ngayon ata. Bukas dapat 'yun. Oo, bukas dapat 'yung kwento ko para doon. I-adjust ko na Miyerkules kasi bukas itong kwentong ito. Ano? Itong kwento bukas, itong kwento 'to kaya Miyerkules mapapanood niyo 'yung vlog na sinasabi ko na humanap ako ng place maaga-maaga. Nagkwento ako sa isang magandang site na nakaka-relax. Ano, nakaka-relax, abangan niyo 'yon. Sunod na video, unahin ko 'to. Ano, unahin ko itong kwentuhan natin na 'to. Malamig, hindi ako nag-jacket. Malamig yung biyahe, nakamotor ako. Isa sa dahilan kung bakit papasukan ka ng hangin sa katawan. Yung pagbiyahe ng malamig, ano, niwala man lang cover yung aking katawan, ano, kundi damit lang. Maaga-maaga, malayo yung biyahe. Halos dalawang oras kong biniyahe ng motor. Ano, mabilis pa yung takbo ko. Tapos, balikan siya. Apat na oras balikan. Tapos, nag-stay pa ako doon dahil nga nag-vlog ako.
inabot ako ng, abutin ako ng ulan, yung pabalik ko, abot na talaga ako ng ulan, nakakapote lang ako. Yun, yun, isa yun sa dahilan kung bakit siguro kagabi inatake ako ng gastritis. Ano, isa yun sa dahilan. Ano, tip lang yun. Para maiwasan nyo yung mga ganong pangyayari o pagkakataon, para hindi kayo atakihin ng katulad ng nangyari sa akin sa gastritis. Medyo may pagkakulit din ako eh. Dami-dami ko naman jacket, ba't hindi ako nag-jacket? Ano, hindi naman bawal na magbahay ng maaga. Bigyan lang natin ng protection ang katawan natin para hindi mangyaring ganito. Pero wala, andun na eh, andyan na. Pabalik ko din, habang umaambun-ambun na, nakasaksi ako sa harapan ko mismo. Harapan ko mismo, nagbanggaan. Isang part na pagkagulat, kung hindi ko pinigil, aatake ang anxiety sa sobrang gulat. Dalawang tricycle, isang papasok sa kantong pinanggalingan ko, isa namang kasalubong. Ano? Yung papasok, dumiretso. Yung kasalubong, dumiretso. Nagpanagpo sila doon sa harapan ko. Hindi siya actually, daplis lang eh. Pero sa pag-ilag ng tricycle, yung sakay ng tricycle na nakaangkas doon sa rider, tumalsik. Pataob. Ano? Patapa yung pagkakatalsik. Laglag sa, ano, sa semento. Dahil nasa harapan ako. Main road kasi eh. Ako galing ako sa alternate road. Ano, sila nasa main road. Yung isa, papasok doon sa pinanggalingan kong road. Yung isa naman, dediretso. Bigla pumasok to. Umiwas to. Pag iwas nito, dinaplisan yung pitan ng tricycle. Pumitok yung pitan. Nalaglag yung angkas. Isa din yun sa, dahil na biglang takot, stress, may konting lamig din tiyan ko, may kuluna, mas, dahil sa tibok ng puso ko na nagulat, mas bumilis yung kulo. Isa din yun sa dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng gastritis. Ganun din yung sa acid reflux. Ano? Kasi yung gulat. Hindi kayo tayo. At least, yun yung dahilan ng ano. Yung minty. Imagine. Puro gas. Kumukulo kasi. Yun yung dapat mamaya ko pa sasabihin. Pero nakita nyo maininom. Kailangan ko kasing inumin. Minty yung isa sa pamamaraan para mabawasan yung hangin. Tapos to. Hot compress. Ano, electric to. Electric. Nabibili to sa Lazada, sa Shopee, kung saan pa mga online. Tapos yun, lumakas na yung ulan. Lumakas na yung ulan, malayo yung biyahe, dalawang oras. Masyadong dalawang oras pagka may ulan yan. Hindi kasi di tayo makabilis ng ano, pero mga 1.5 o mahigit lang ng 1.5 pagka walang ulan. Tapos halos nalipasan din ako ng gutom, di agad ako kumain. Nung kumain ako, nakaramdam ako ng masakit. Ang sakit pag pumapasok yung pagkain. Sabi ko, may umpisa na. Ramdam ko may umpisa na. Expected ko talaga. Pero hindi gastritis yung expected ko, acid. Kasi nagulat nga ako nung una, doon sa aksidente. Pero hindi eh. Acid talaga gastritis yung umatake sa akin. Ganito, papaano ko nalaman o paano ko na patunayan na gastritis yung umatake sa akin kagabi? Hanggang ngayon, meron pa hanggang ngayon. Tuloy-tuloy yung kulo. Ito, pag ginanto mo, kung hindi ko lang alam kung napakinggan nyo ha,
Para siyang bola na pinitik mo. Ramdam mo, o kaya para siyang hinog na prutas. Pag pinitik mo yung parang ano, sinasabing ka, parang, ayun, ma-compare natin sa ano, sa, kung familiar kayo, o kung alam yung tingnan, bukod sa maamoy, yung prutas na langka. Ano? Yung langka. Yan langka, ang isang pamamaraan para malamang hinog, pinipitik. Pag pakiramdam mo may hangin sa loob, hinog na yan. Kasi yung langka, nagpo-produce ng gas. Kaya pala yung langka, pa, mga idol, pagka sa katulad natin, huwag kayong basta kakain ng mararamihan yan. Kasi malakas mag-produce ng gas yan. Nag-ano siya, basta mainit siya na sumisingaw yung laman. Sumisingaw. Nagpo-produce talaga siya ng steam, ng gas. Yan lang ka. Kaya hindi siya maganda para sa atin na may mga ganitong karamdaman. Pitikin ko, masakit tapos, ayang ano, may hangin. Tapos, mayroon siyang kirot. May kirot siya sa iba-ibang parte ng tiyan natin. Ngayon, yung may tapat ng kirot na yun, kapitan mo. Kapitan mo, may tapat ng kirot na yon. At, wait lang po. Wait lang. Yan. Kapitan mo yung may tapat ng kirot na yon. Matigas yan. Matigas yan. Tapos, hilutin mo. Hilutin mo siya. Mawawala. Lalambot siya. Pero, lilipat lang. Ano? Umiikot. Umihikap. Lumilibot. Yung gas na yan sa atin tiyan. Kaya ka nga, yung may sakit na gastritis, hindi sa isang party lang ng tiyan sumasakit. Ano, ito yung pagkakaiba sa may mga ulcer o sa may ano. Kasi yung tapat na may sugat, yun yung may masakit. Ano, kapag ka may ulcer ka, kapag ka may gas-gas yung sikmura mo dahil ng acid, ano, yung paga, yun yung masakit. Pero yung gastritis, umiikot lahat yan, pwedeng part ng ano, pag tinanggal mo doon sa, sabi ko nga, yung may matigas, pag hinilot mo, lalambot yan, lilipat lang yung gas, ano, mahirap pa tanggalin yung ano, mahirap tanggalin yung atake ng gastritis, yung gas sa tiyan. Ewan ko, ano, comment nyo kung paano nyo tinatanggal, ako kasi dyan nahihirapan. Ito lang, ginagawa ko, inom ako ng mainit na minty. Tapos, Hatton Fresh. Tapos, Manzanilla. Ayan. Manzanilla. Nagpupunas. Ito, pinanghihilot ko. Tapos, ang gastritis. Ang isang palatandaan ng gastritis yan, mamimilipit ka sa sobrang sakit. Masakit talaga. Sobrang sakit talaga yung gastritis. Masakit sa tiyan yan pagka napasok ka ng lamig. Ano, ng hangin. Yan yung tinatawag ng iba matatanda na napasok ng lamig. Ano? Pag naglagay ako ng mansinilyo sa tiyan, pati sa talampakan, tapos maglalagay ako ng medyas. Ano? Hindi siya mabilis matanggal, pero utay-utay nawawala din. Pero hindi siya makatulad niya kagabi. Hanggang ngayon, may ramdam pa rin ako. Tapos, ano, pag kumain ka, kahit, di ba sabi natin, pag may acid reflux, may ano, kumain ka kaunti lang, yung sa acid reflux kasi, pag kumain ka ng kaunti lang, hindi siya masakit. Ano, wag mo lang sosobrahan yung kain mo, makakaranas ka ng sakit. Ano, lalong gas, yung acid na umaakyat. Ang gastritis iba. Ang gastritis, kahit kaunti lang yung pagkain mo, kahit solid siya o liquid siya, basta malapatan, masakit. Tapos, ang isang masakit pa talaga dyan, pagka malamig. Pag kumain ka ng malamig o kaya uminom ka ng malamig, masakit talaga. Mamimilipit ka. Mamimilipit ka talaga yung tuhod mo. Igaganon mo sa ano mo. Talagang nakabaluktot ka. Kasi i-cover mo yung sakit na yan. Yan yung, ano, yan yung mga karanasan ko dito sa gastritis. Ayun, kung may gamot na binigay sa yung doktor. Ako kasi pagdating sa gamot, hindi talaga ako nag-a-advise. Doktor lang talaga advice ng gamot. Pero meron naman akong alam na gamot na iniinom ko. Yun. Pero hindi ganun talaga kabilis magpatanggal ng gastritis. Na totoo lang.
Inom ako ng gamot. Tapos, ang i-recommend ko lang sa inyo kung may ganito kayo, ito mga sinabi ko. Minty, hot compress, mansinilya. Yan yung ano, hilutin yung part ng may ng tumigas, ano, at least para gumalaw yung gas, hindi lang naka-stay doon. Gumalaw siya hanggang sa lumabas, ano, dahil may mga tulong na nga. Tapos ihiga ka, hihilutin mo, nakatagilid ka sa kanan, hilutin mo. Tapos gagalaw siya. Lilipat siya. Alam mo lumilipat siya kasi lumilipat yung masakit. Ano, lumilipat yung masakit. Sa kabila ka naman, sa kabilang side naman, ganun din. Tapos tihaya, tapos dapa. Ano, yun ang katuwad. Yan. Uutot ka dyan. Didighay ka. Yun yung, parang inaalalayan mo, ano, na mailabas talaga yung gas. Pero hindi yun lang yung ano ha. Kasi tuloy-tuloy na nagpo-produce yung... Pakiramdam mo kasi kumukulo yung tiyan mo. Kumukulo yung tiyan mo. Tapos umuungol yung tiyan mo. Talagang alam mo na nagpo-produce ng hangin, ng gas. Yan yung ano, yan yung gastritis mga kaibigan, mga kaistorya. At ngayong araw na to, yan yung hirap na nararanasan ko. Hindi ako umabsent dahil sa condition ng gas. Ano, umabsent ako kasi wala akong tulog kagabi. Hindi ako pinatulog, 'di ba? Meron akong ano, vertigo na. Ano, 'di ba? May vertigo ako. Pinili ko na mamahinga dahil natapos ko naman yung maraming trabaho sa opisina ngayon, pang-araw-araw na opisina trabaho lang, hindi naman ganun ka high-tech, ano, yung schedule. Pwede kong gabin bukas, kaya pinili ko na mamahinga muna ngayon, nag-PM ako sa opisina na hindi ako makakapasok. Kasi nga wala akong tulog, baka kasi ako atakihin ng vertigo na siya magpapahirap sa kondisyon ko. Alam niyo naman, kahit pasabihin natin na kontrolado ko yung sakit na meron ako, umaatake pa rin yan. Kaya kasama ito sa pagkokontrol. Ano, huwag kong pupursahin ang sarili ko para hindi ako lalong mahirapan. Kasi kung ipapasok kaya, baka bukas, mabsintaman na ako ng ilang araw. Kasi mas grumabi yung problema ko dahil nga pinurse ako yung sarili ko. Kaya kahit okay naman ako ngayon, ano, pahinga lang muna ako. Kasi dahil nga dun sa wala akong tulog. Ano, alam niyo naman, pag ang isang tao walang tulog, mahina resistensya niyan. Ano, yung problema ko sa vertigo, sigurado aatake yan pagka nabigla yung mga yung paningin ko. Sa paningin ako nagkakaroon ng problema sa vertigo. Pag may nakita akong masyado mabilis gumagalaw, nahihilo ako, posible mangyari sa akin. Tsaka, bigyan ko ng pahinga. Bigyan ko ng, ano, kasi wala talaga akong tulog. Nakabaluktot lang ako. Nakaano lang ako. Yan. Ang tsa, may magkuproduce ito ng, may kakayahan na magpalabas ng hangin ng ating tiyan. Kahit nung pamanahon ng ano, lahat naman ng tiyan ganun. Ang kaibahan lang itong minty, mas maano ito, mas magaling daw, mas mabisa. Tapos, ang bakit hindi kailangan natin yung mga black tea? Kasi masyado siya matapang sa sikmura. Ano? Masyadong magkakaroon tayo ng iba pang problema. Yung ating gastritis, pwedeng kapitan o samahan ng acid reflux o pag-iinit. Ano? Yun pala, reminder, pwedeng magsama yung dalawang yon. Ganun din naman yung non-acidic at saka gastritis. Pwede siya magsama. At sa susunod na mga video, siguro pag-usapan natin yung pagsasamang ganyan. Ano, hindi lang talaga ako pwedeng umimik ng umimik. Ano, tama na lang siguro itong aking nasabi. At pumapasok ang hangin, ito na nga yung problema natin. Hindi na natin kailangan dagdagan pa. Yun lang, sana nakatulong sa inyo mga idol, mga kaistorya, ang aking kwento.